Bagamat may mga pag-ulan na, nasa danger level pa rin ang damang init sa maraming lugar sa bansa. Malaking tulong ang init sa ilang labandera sa Ilocos Norte. Pero sa Pangasinan, iniimbisigahan kung heat stroke ang dahilan ng pagkamatay ng tatlong driver. Nakatutok si Claire Lacanilao ng GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Iniimbestigahan ngayon ng One Pangasinan Transport Federation kung heat stroke nga ang ikinasawi ng dalawang jeepney driver sa Calasau at ng isa pa sa Eastern Pangasinan. Sa gitna pa rin yan ng sobrang init ng panahon. Lagi kong sinasabi na talagang mainit yung panahon. Tulad ngayon, no? Itong oras na ito, magpahinga lang sila. Huwag nilang ipilit kung talagang hindi kaya para iwas din sa trouble. Yung mga nasa labas na mga traffic aides natin, mga policemen, mga delivery men, mga jeepney drivers. So, dapat may baon po silang tubig, tricycle drivers, ganun po. Dapat handa po sila, laging may dalang tubig. Kabilang sa pinag-iingat ang mga senior citizen. Ingat lang sa katawan. Maligo ka. Everyday ligo. Kahit na 2-3 times. Ako 2 times in the morning. At mga nakabilad sa araw kung trabaho. Uminim po lagi ng tubig. Tsaka minsan kailangan din po ng magpahinga ng kunti para di po tayo ma-heat stroke. Marami pa namang lugar sa bansa ang umabot sa danger category ang heat index o damang init. Sa Madela, Quirino, halos matuyo na ang mahigit 1,000 hektaryang maisan dahil sa sobrang init. Ayon sa Municipal Agriculture Office, sa 32 barangay doon, dahil sa sobrang init, karamihan ay nasa mabundok na lugar. Tuloy sa pagdiskarte ang mga Pinoy para maibsan ng init. Sa Coronadal City, ginawang bathtub o tila mini pool ng isang pamilya ang sidecar ng kanilang tricycle. Fresh pa ang tubig mula sa spring. Sa Sarat, Ilocos Norte, nakakatulong daw ang mainit na panahon sa hanap buhay ng mga labandera. Kaya raw nilang kumuha ng mas maraming labada dahil mas mabilis na raw itong matuyo. Dagdag kita nga raw ito para sa mga labandera. Sa Bontoc Mountain Province, bigla namang umulan sa gitna ng mainit na panahon. Mula sa GMA Regional TV, One North Central Luzon at GMA Integrated News, Claire Lacanilao, nakatutok, 24 oras.